Sa balitang entertainment, dadalhin na ang Biniverse concert sa Big Dome sa paparating na Oktubre. Sa huling araw nga ng kanilang Biniverse concert last Sunday, sa October 4 gaganapin ang kanilang grand concert. Bukod pa yan, sa kanilang pagbisita sa ilan pang probinsya at tour sa ibang bansa. Wala pa namang detalye sa bentahan ng tickets para dyan. Bago ito, matatanda ang mabilis na sold out ang tickets sa tatlong araw nilang solo concert. O diba, iba talaga ang Benny? Nagtanghal po naman ang SB19 sa sikat na Japanese YouTube channel na The First Take. Kinanta po ng P-pop group ang kanila pong hit song na Gento. Kahapon po'y nag-trending ang hashtag na SB19 at The First SB19 Take. Sa The First Take, nagtatanghal po ang mga artista o artist at mga singers sa una ho sa una at iisang take yon. Umabot na po sa higit na 200,000 views ang video ng SB19. Nakatakda pong ilabas ng grupo ang kanilang pagtatag film sa buwan ng Agosto. Nako, eto na. Spotted na magkasama sina Jane De Leon at ang aktor na kontrobersyal na si Rob Gomez sa Taiwan. Sa isang post sa Instagram, ibinahagi ni Jane ang karanasan niyang kumain ng sikat na ramen sa Taipei. Sa video, napansin ng netizens na kasama niya si Rob habang kumakain. Nagtataka naman sila kung ano ang totoong ugnayan ng dalawa. Naging magkatrabaho sina Jane at Rob sa pelikulang Shake, Rattle and Roll Extreme. Ito yung babaero, di ba? Siya yung controversial. Oh, Jane, ingat. Hoy, ingat! Nagbabala si Tita Chacha. Eh, ganun talaga. Baka nagbago na. Nakijamin po naman ang retired actor na si Michael J. Fox yan, ha, sa live performance ng Coldplay sa isang music festival sa UK. Ito nga po, no, nasurpresa sa mga kapatid. Ang libo-libong mga fans ng naturang banda ng tawagin sa entablado si Fox. Naggitara siya sa kanya pong wheelchair habang kumakanta ng Coldplay ng Fix You at Humankind. Sumikat nga po si Michael J. Fox sa 1985 highest grossing film na Back to the Future. 1991 nang siya po'y ma-diagnose na mayroong Parkinson's disease na naging dahilan para hindi na po siya makalakad. Bagamat ito ho ay naging bahagi din itong designated survivor, no, na series sa Amerika, si Michael J. Fox. Samantala, malungkot na balita po mga kapatid, pumanaw na nga sa edad na 69 ang batikang aktor, manunulat at direktor na si Manny Castañeda. Kinumpirma yan mismo ng kanyang matalik na kaibigan na si Direk Jose Javier Reyes. Sa post si Direk Joey, sinabi niyang hindi na magiging tulad ng dati ang lahat ngayong wala na ang kanyang best friend. Sinabi niya ring mamimiss niya ang kanyang irreplaceable BFF. Wala pa namang malinaw na detalye sa dahilan ng pagpanaw ni Manny. Nakilala si Manny sa ilang sikat na pelikula noong 80s tulad ng Oro, Plata, Bata, Bukas, Luluhod ang Mga Tala at maraming iba pa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.